Yes, Miss Lynn and R&R, naku, magbabagic tayo ngayong morning dahil tuturuan namin kayo kung paano i-turn ang mga second-hand uniform into something na pwede pang gamitin. At para turuan tayo dyan, kasama pa rin natin si Miss Christine Recto. Alright, so Miss Christine, kasama natin ngayon itong napaganda bagets ni Isabel na, well, ready-ready nang pumasok, naka-makeup na and all, kaso wala pang uniform, so parang dress up itong gagawin natin. Alright, so ano po ba mga dapat gawin? Tingnan natin muna kung yung tela niya ay... kung yung puti niya ay pwede pa talaga kasi may, baka mamaya siya na mamakutim na, kumbaga. Sobrang hindi itim na. Hindi, madilaw na, kumbaga, hindi na siya bright white. Hindi na rin maaari yun. Pero tapos, yung mga gantong color po, pwede pa yan. Pwede pa naman. Okay. Titingnan natin din kung siya ay may mga punit o butas, no? Mm-hmm. So, yun ang una, yung fabric muna yung check natin. Ngayon, susunod, isusukat natin kung kasya dun sa bata. Okay, sige. Pa-assist tayo sa ating kasama. There you go. So, unang-una titingnan kung okay pa yung tela, walang dumi or walang dumi. Hindi masyadong makutim, walang yung sira. Yung stain right. niya kung natanggal ba. Yung gantong fit ba, ito, Mr. medyo okay maliit, maliit na sa kanya to. Ah, makikita mo kasi dito sa sleeves, ano na siya eh. Maikli na, no? So, pero dapat diba usually naman, Miss Christine, may mga allowance naman ng mga uniforms? Oo, kaya nga, yung mga laylayan, usually, sa sleeve at saka sa palda o sa pantalon, yung laylayan niya, merong mahabang, malaking, ano, tupe. Okay. Tapos yung gawin na lang, tanggalin yung tupe. So, ang pwede natin gawin, pagka maikli na, kagaya nito, maikli na, no? Uh-huh. Itong laylayan na medyo mahaba, ano pa naman, itatastasin natin siya. Tatastasin. At so, tatanggalin ano po ba dito. Tamang paraan ng pagtatastas. Ayun, kasama natin si Miss Ruby para turuan tayo ng proper way ng pagtatastas. Okay, dito sa laylayan, magsimula lang siguro sa isang dulo, dito sa may... Kahit saan, basta ingatan lang na huwag madama yung tela sa pagtastas, no? Kailangan yung sinulit lang. So, pagka natastas na siya, ia-unfold lahat. At ito doon na lang kung anong haba ng na sukat dun sa bata sa... ang tupi na gagawin. Okay. So, ganyan lang yung gagawin tulad ng ginagawa ni Mr. B. Dire-diretso kasi matanggal. At ang ating finished product ay pakita natin. There yan, you ganito. Go. Ganito. So, ito nakatodo na siya na lit na lang talaga yung tupi. Kita natin from here na medyo makapal pa yung allowance. Hinabaan. Kaya ito na yung katapos, kanya. Tapos, planchay natin ulit dahil syempre yung lumang tupi mamarka pa. Tama. Okay. And syempre, dahil si Isabella para medyo maikli na yung palda, suot natin sa kanya para ready na siya for June 15, no, ang pasukan. Tama. Okay. Ayan. So, tulungan natin si Isabella. There you go. Sa other way around. Okay. Pasok na natin ang kanyang palda. Kasya naman yan. Oo. Ay, medyo kailangan yatang i-adjust din yung bewang. Hindi, kasya sa kasya kanya. Kasya ba? Bilang na hata. Okay, kasya. Okay. Ready for school. Ready for school na si Isabella. I love it. Eh, Mommy, how about naman yung para sa mga uniform na yung kailangan niya, pang pakutiin? No? Oo. Tama. Kasi ang talagang dapat na ginagamit sa paglalabano, hindi matapang na detergent. Mild soap talaga. At mild, yun. At iwasan natin gumamit ng tubig poso. Post. Kasi bakit nakakapagpanilaw yun ng damit eh. Ay, talaga? Kaya mas maganda yung talagang tubig na malabas sa ano natin. Tapos pag may mga stains, ano pong pinakamagandang gawin? Ang dapat matanggal kagad ang stain. Pagka nagka-stain, tanggalin kagad as early as possible. Para hindi na siya talaga kumapit or matuyo. Lalo kasi mas mahirap tanggalin ang stain pagka matuyo na siya. Tulad nito nakikita natin na Crayola. Dapat ang Crayola, right, ang Crayola kasi since wax siya, pwede siyang tanggalin o mabawasan natin yung unti-unti yung pag-mark niya yung gagamitan ng plancha. So ilalagay ng sandali yung portion na may mancha ng Crayola sa ang ilalim ng tuwalya, no? Oo, tapos? Tapos, lalagyan mo siya ng konting heat, ma-absorb yung wax dun sa tela ang ilalagay natin. How about sa ball pen, Ms. Christian? Sa paano ball pen, ang ginagamit kasi diba usually yan talaga yung mga marks sa uniform? Lalo na sa bulsa. Ako lang, laging maraming ball pen marks yung uniform ko. Paano po, Ms. Christian? So, ang ginagamit naman natin sa ball pen, no? Sprayan ng alcohol. Okay. No, yung mancha na yung portion na yon. Medyo tapos medyo